I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. May kwento siya. Ito, naninira daw ng hotel eh. Oh, yeah. Okay, ang sinasabi natin, ang pinag-uusapan natin dyan eh, si Senator Antonio Trillanes. Ito, babasahin ko yung balita, yung part ito. Alam mo ba ang tinawag daw ni Trump na narco? Base doon sa isa kong source ha, tinawag daw ni Presidente Trump si Senator Antonio Trillanes na isang narco. So maybe narco politician or narcotics agent, basically someone involved in the drug trade. Tapos kasi daw according sa isang close aide ni Trump, sabi ni Trump ay the little narco who met Rubio, yun yung tanong. Kasi tinanong si tinanong si Trump if he met if he knows about Trillanes going to the US. Opo. Yun yung backstory. Ito daw po umano ang eksaktong pananalita ni US President Donald Trump nang tanungin ng isang reporter habang lulan ng Air Force One ukol sa naging pagbisita ni sa US ni Trillanes, kung saan nakapulong nito si US Senator si Marco Rubio. Ayan, batay sa nakalap na info, hiningan ng reaksyon si Trump kung totoong si Trillanes ang humarang sa kanya para hindi dumalo sa East Asian Summit na gagawin sa Pilipinas sa Nobyembre 14. Ito daw. Ang tugon umano daw ni Trump ay I'm going to Manila to meet the main guy. A leader's leader. Man's man, Roddy. We talk from time to time. He's the head of the ASEAN right now. And when you do deal, you deal with the boss. So ang parang sabi nga ni sabi ni Trump. Nga daw ni Trump, tawag kay Trillanes si Senator Who? Sabi niya Senator Who. Nako. So parang hindi gumana, baka hindi naapektuhan yung si tingin Trump. Ko doon iba. Ang tingin ko doon nakarating kay Trump na merong isang Pilipinong senador pumunta ron para pigilan yung pagdalaw niya sa Manila. Kaya na-trigger yung lolo mong Magulobok. No, ang sabi niya sino yun? Kaya niya ba akong pigilan? Kung saan ko? Tsaka pag makikipag-deal ako doon sa top guy. Bakit yung senador ang kausap? Bakit yung senador na kumag? By the way, ang backstory niyan, ang tawag ni Trump nung kampanya niya, nakalaban niya sa Republican primaries yan si Marco Rubio. Ang tawag niya kay Rubio nung araw sa kampanya Little Mario. Marco. Little Marco. Maliit eh. Medyo maliit si si Trump matangkad eh. No? Ang tawag niya doon sa Little Marco. Ayun. So ngayon Little Narco. Little Narco. Little Narco meets Little Marco. Pero interesting yung word na ginamit, narco. May impormasyon kaya si Trump na narco politician si Trillanes. Ay alam mo naman si Trump. Salita lang na salita yun eh. Nang-Alaska lang yun eh. Boy banat rin yan eh. Si din yan. Mapang-insulto rin yun. Mapang-insulto din talaga yun. So I won't put any meaning to it. Lang yan, play of words niya lang yun. Pero on the other hand, it tells you na kung ano talaga yung tingin niya dito sa mga... come on. Potus siya, President of the United States, tapos pipigilan mo ko. Sino ka ba? Yun basically yung inaano niya. Kaya nga nakagulat yung balita na lumabas na ang mission ni Trillanes doon, kumbinsihin si Trump na wag pumunta rito. Hindi ba? Tall order. Mabigat yun. Di ba? Tsaka pinagandaan na ng Amerika yun. Hindi naman yun whim na bukas punta ako ng ng Pilipinas. ASEAN. ASEAN. Hindi ASEAN. Ganun yun. Ilang buwan na preparasyon yan dahil may mga intelligence security pa yan. Pa lang, yung intelligence niya, ang haba ng preparation niyan. Tapos yung policy pa. Oh, tama. Lahat yan eh. Dapat nakalatan. Alam niya lahat. Alam na lahat yan. Tapos biglang sasabihin, huwag ka nang tumuloy. Ganun ba yun? Hindi ba? Hindi ganun yun. Kaya nakagulat yung unang lobas. And what exactly? Kaya napilitan din, TP, si Trillanes, na to deny na yun ang gusto niya mangyari. Baka hindi siya kinausap. Na hindi kasi kinukonvince niya yung mga Republican na kumbinsihin si Trump. Kumbinsihin si Trump. Ganon.
So, nakarating kay Trump apparently kasi nag-react siya. Sinabi niya, sinabi ni Tulianis, hindi ko, sino ba ako naman? At saka, I mean, hindi honest, ko naman ano yun. Sir, honest na question naman. Lang. Mm. Ano ba ang insightful na pupwede, ano ba ang insight ang pupwedeng ibigay ni Tulianis na kahindik-hindik? Bukod dun sa nababasa na sa dyaryo. Mm. Yung sa, para kay Trump, ano? Mm. Ano yung special, ano yung special na magagawa? Para magpumunta. Oh. Pumunta ka pa doon. Ano ba sabihin mong impormasyon? Na, sunog ka naman sa intelligence community. Ah. Wala ka rin sariling intelligence. Ah. Wala rin intelligence sa loob ng puntak mo. Intelligence fund, meron. Marami diba? So, ang eksena, di ba ang current na spokesperson ni si Secretary Abella? Mm. Tapos, pinalitan ngayon ni Sec. Roque, uupo na sa Asais. Mm, November. Okay, ngayon, ang balita, ano, si Sec. Abella, baka daw bigyan na lang ng ambassadorship. Pero hindi pa yun konpirmado. Dahil, kasi ang nagsabi lang sa akin, isa sa mga staffer niya na wala namang authority na magsalita tungkol doon. Mm. So, mga haka-haka lang din ang loob ng opisina niya yun. Mm. Pero so far, I think ganito, merong mga nagkikriticize kay Representative Roque na kesyo daw political butterfly, na kesyo daw walang loyalty, ganyan. Sa akin naman, presidential spokesperson lang naman yun. Ano kailangan loyalty doon? Ang kailangan matabil ka. Doon ako lang. Nagulat eh. Doon sa parang panic, bakit? Kinakabahan ba kayo na magiging napaka-epektibo ni Harry Roque sa kanyang bagong pwesto? Tingin ko there's that eh. Eh kasi alam mo, sigurado ko doon, lalamunan niya ng buo si Pia Rañada. Pag... Hindi kasi ganito, nung araw, si Pia Rañada, bastos-bastos siya magtanong, yung Malacanang press corps yan eh, correspondent ng Rappler. Alam naman natin Rappler, Diyos mio. Eh ngayon, kung bastos-bastosin niyan si Sec. Abella, ganoon na lang. Tapos si Sec. Abella kasi napakabait pastor, napakabait eh, ano? Pastor. Diyos ko, alam mo yung mayroon pang panahon na may tinatanong na issue si Pia, tapos si Sec. Abella dinadodge. Kasi syempre pag spokesperson ka, hindi mo naman sasagutin lahat eh. Lalo na pag hindi, tsaka hindi mo alam. Eh kung hindi mo alam paano? Hindi niya alam. Papanik na lang siya sa office, yung papanik na sa hagdan na sa ano. Hinabol pa siya ni Pia at kinukulit. Doon sa doon sa tanong na yun. True. Sabi ko, Chong, tapos na yung briefing. Ba't ka nangungulit? Di ba? Si Sec. Abella, mahaba ang pasensya. Ano yun? Parang, oh yes, Pia, ganyan, ganyan. Pagpasok doon sa kwarto, nanghingit-ngit si Abella daw na gano'n. Sabi sa akin ng staff. Ngayon, ang maganda rito kay Roque, hindi siya ganon. Kain ako. Hindi ka pagtitimpian yan. Ang sabi nga niya, ano, yung mga bumabato sa akin ng ganitong kaaga pa lang, isa lang masasabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inggit. Tapos, yung mga nambabato... Palaban, ha? Ay, iba. Kilala mo na ba si Harry, pare? Ang sabi pa, sir, yung mga nambabato sa administrasyon dati, kung sanay kayo na hindi kayo nababato, well, maghanda na kayo. Alam mo, yung interview niya kahapon kay Asik Moka Uson, very revealing. Tuwa ako nung napanood ko yung interview. Alam mo ba, parang Conrad, nung sinabi pa niya na ano, yung sinabi ni incoming spokesman Harry Roque, kumusta naman ang relationship niya sa media? Tinanong siya ni Moka. Sabi ni Sec. Roque, alam mo yung media, maganda relations ko sa kanila. May konting, doon ako natawa. Medyo hindi naman natawa. Medyo sabi ko, uy, talagang iba ito. Kasi sabi niya, kalimbawa, pag nadidimanda sila, ako ang tumatayo. Pag namamatay sila, ako nagtatanggol. So yun, doon pa lang, shots fired na, sabi nga nila. Uy, teka, baka magkasumbatan tayo dito. Sumbatan nga ito. Sumbatan blues. Kaya nga po, just... Ay, naka, natawa ako talaga. Excited na excited talaga ako kasi po si spokesperson Roque mag-umpisa na sa kanyang trabaho sa ika-anim ng Nobyembre. Mm. So, Biyernes yun, no? Mm. Biyernes. So, tingnan ko. Paano yun, pare? Pag ganon, yung kanyang party list, maghihirang ng bago. No? Alam ko, may issues din siya dun sa party list niya, di ba? Di ba? Ina-isolate din siya dun. Tinatanggal siya ng isang sektor ng kanyang partido. So, feeling ko, ano, strategic move din to on his part. Yeah. Kasi for one, araw-araw siya makikita. Yeah, exposure. Pangalawa, dahil matabil nga, magaling magdebate yan. Magaling! Nako, magaling. Ito, mabilis na background lang kay magiging Secretary Roque. Nag-graduate siya ng bachelor's niya sa University of Michigan, Ann Arbor. No, napakagaling na eskwela. Magandang eskwelahan yan. Tapos, after that, nag-UP Law. UP Law. Tapos, nag-LLM, Master of Law, sa London School of Economics. Pagbigat, ano? So, very well-educated talaga yung lolo mo. And,
I also spoke to a few members of the diplomatic corps na kaklase siya nung college, nung law school. Nag-Jesup pala yan, yung mock court, ganun-ganun. Yung parang peki na mock na international debate, parang yan. Ganun. Opo. Well, ako rin, ang alam ko naman sa kanya, he's an international law expert. Siya yung talagang pumronta dito sa laban natin sa Scarborough Shoal. Ang kliyente niya doon, yung mga mangingisda. No? Okay. Although hindi siya, hindi national, official, hindi official. Government, no?